Good day everyone. So this video vlog is all about the plate number 6, which is about the centroid calculation. So ang una kong ginawa rito is kinuha ko yung side view ng ating aircraft na mula sa plate number 4. And then after that, gumawa lang ako ng datum lines and then nag-start na ako na mag-partition o hati-hatiin yung mga portions ng ating aircraft. So para malocate natin yung centroid, kailangan natin ng iba't ibang portions o at mga subgroups nito. So, una is yung propeller and spinner group. So, in my case, wala akong propeller. That's why, ang meron lang ako dito is yung ating spinner group. So, sa spinner group, ayun nga, meron tayong spinner doon. Next naman is for ating engine group. So, sa engine group, meron tayong engine, cowling, and then oil tank and systems. So, ayan, binukod-bukod ko yung mga yon. And then, also, meron tayo yung pinaka-final na engine o yung engine group natin. Okay? So, next naman is yung ating fuselage group. So, sa fuselage group, ayun nga, it composes the fuselage, canopy, instrument and radio, battery and electrical systems, seats and harnesses, and then fuel tank and system, pilot and passengers, and then the baggage. So, sa pinaka-group ng fuselage, ito yung mga subgroups na makikita natin. Next naman is sa ating wing group. So, sa ating wing group, meron tayong tatlo, which is the flaps, ailerons, and trim tabs. Pero, sa naging aircraft ko kasi, bukod dun sa tatlong yon, eh meron pa tayong wing overall, okay? So, yung wing overall, nandun nakalagay yung parang struts, parang something like ganon. So, ginawa ko, doon ko na lang siya, nililid na lang ako ng isa pang subgroup para sa ating wing, okay? So, yon. Bali, sa wing group, naging apat siya sa akin, okay? Next naman is yung ating horizontal tail group. So, we have this horizontal stabilizer, elevator, and then yung overall na horizontal tail group, okay? And then, next naman is sa ating vertical tail group. So, it composes vertical fin and then the rudder. And then, next naman is yung ating landing gear group. So, sa ating landing gear, meron ulit tayong dalawang subgroup doon, which is the nose landing gear and then the main landing gear. So, pinakalas natin dito is yung ating centroid of the whole aircraft. So, ayun. So, ang naging process ko rito is, ayun nga, hiniwalay-hiwalay ko yung parts. And then, after nun, isa-isa kong kinuha or isa-isa ako sa kanilang nag-boundary. Okay, after ko mag-boundary or magawin ko silang region, tsaka ko kinuha yung kanilang X, Y, and then D area. So, using the Excel, okay, spreadsheet, so, dun ko nilagay yung mga values and then dun din ako nag-compute ng 8 times yung X and then yung 8 times Y and then yung total ng AX and AY, sila yung ginamit ko para makuha yung pinaka-centroid, okay? Kasi yung X na may natin, ayun yung pinaka-centroid eh. Ayun yung mga centroid na components. So, yon. After that, so, ginawa ko siya lahat sa lahat ng ating portions o sa lahat ng subgroups. So, naging maproseso lang yung process na to dahil marami nga sila, di ba? Especially dito sa may fuselage group. So, yon. Nag-label din ako sa kanila ng ano ng portion. So ang pinaka-minimum sa mga maliliit is 10 and then sa malalaking portions naman such as yung mga fuselage ganyan, 'di ba, malalaki yan. So ang naging portions ko sa kanila is nasa 30. Okay, so iba more than 30. Okay? So ayun. After that, yung nakuha ko na lahat ng ano ng centroids or na-complete ko na yung pinaka-table, lahat nakuha ko na. Tsaka ako na ginawa doon yung centroid of the whole aircraft. So, ginawa ko, syempre, pinagsama-sama ko muna lahat, okay? Pinag-connect-connect ko ulit yung ating propeller, engine, fuselage yan. So, pinag-connect-connect ko ulit sila, and then, doon ko, pinalat yung ating centroid of the whole aircraft. So, paano ko na-compute yun? Compute sama-sama ko. So, kinuha ko lang naman yung summation ng areas ng mga yon, ng mga ating group. Okay, yung mga nakagroup na. Kinuha ko yung mga areas nun. And then, kinuha ko din yung kanilang nakuwang centroid na X and Y. Okay? So, kunyari, sa propeller and spinner group. So, sa spinner group, meron siyang
sa nation na area. Kinuha ko yon, and then yung kanina, yung naging centroid of spinner group ay yung kinuha ko, yung X and Y nun. So, ayun yung nilagay ko dun sa my centroid of the whole aircraft. And then, yon. So, bale, pinagsama-sama ko lang yon. Ginawa ko pa rin yung dati kong ano, ginagawa, which is yung pag-multiply yung area, and then yung X, and then yung area, and then yung Y, and then summation nun. And after that, i-divide mo si AX kay A para makuha mo si X, at si AY kay A para makuha mo yung Y. So, yun, nakuha ko yung ating centroid of the whole aircraft. So, ayun. That's all. Ayun yung, ano, yung process ng paggawa ng page 6 na to. So, medyo mahaba nang talaga siya since marami yung mga subgroups natin. So, ayun. So, ito yung, ano, yung mga video. Ito yung mga video dito. Ito yung naging process nga ng ating paggawa. So, yun. Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, ayun nga guys, no. So, nakompleto natin yung pinaka-aircraft natin. Nalagyan na natin sila lahat sa template. So, yan. Ipapublish ko na lang siya as PDF. So, that's all for this video, guys. Thank you for watching.